So, what's up guys? Welcome sa video. And sa video na to, ipapakita natin kung paano nga ba talaga mag-install ng Knives Out, yung game na nilalaro namin sa stream at yung in-upload ko recently dito sa aking YouTube channel. Now, ginawa ko tong video na ito dahil ang dami talagang nagtanong guys. So, I hope na matulungan ko kayo sa pag-install nito and also makapaglaro din kayo sa game na to dahil so far, nag-enjoy kami sa game na to. So, let's go! So, step number one, guys. Pupunta kayo sa Google at isa-search nyo dito, Knives Out Game. Pagkatapos nyo yung search yan, makikita nyo tong pinakauna na search result. Yan ang inyong ikiklik. So, ikiklik natin yan. And makikita nyo tong PC version download. Now, sa cellphone, hindi ako makakapag-ano sa inyo, guys, ng tutorial. Pero this is a PC version tutorial. So, ang gagawin nyo is i-download nyo yan. And it should download. Yes. Ayun na. So, yan. Yan ang ating download. Ito yung pangalan niya, guys. I don't know why kung bakit ganyan yung pangalan niya. Pero, yun na yun. So, wait. Hindi niyo ba nakita? Yun, yun yung pangalan niya. 479506. Okay. So, pagkatapos yung download, guys, is open nyo lang yung file. Ayan. Double click natin. Open natin yung file. Tapos yun. I-run nyo lang. I-run nyo lang yung file. Tatanungin ako nito na i-run kong file. Okay, yan na. Nakikita nyo naman siguro yung file, guys, sa harapan nyo. Lakihan ko lang. So, ito yung lalabas sa screen nyo, guys. Okay? So, pag lumabas ito sa screen nyo, yung gagawin nyo is kiklik nyo tong yellow. And then, tatanungin ka kung saan mo siya i-install. So, dyan lang natin i-install. Katapos, install mo lang. So, pagkatapos itong ma-install, hintayin ko muna. Skip ko na lang sa part na ma-install ko na siya. Ayun. Nawala na siya guys. Pagkatapos siya ma-install, nawala na siya. Tignan natin kung didiretso na ba siya sa game. Ayan na. Wait, i-window capture ko lang. Wait lang. Siguro makikita nyo na to. Ayan na. Ayan na guys. So ayan na guys. Nakikita nyo na sa harapan nyo guys. Nandyan na yung installation ng game. Gagawin nyo lang yung sihintayin nyo itong ma-install. Now, maraming siguro magtatanong sa inyo bakit siya Chinese. Hindi ko din alam personally. Hindi ko alam. Siguro dahil wala nang masyadong naglalaro sa game na to, hindi na siguro nila masyadong ina-update yung mismong file nila na maging English version. Hindi ako sure dyan guys ha, pero parang yun na siguro yung rason. Hindi ko alam kung anong rason actually. Pero ayun lang guys, this is all about the tutorial anyways. Oops, yung mukha ko na ano. Pinapakita ko lang sa inyo yung installation process, no? So, pagkatapos niyang ma-install, yun, hihintayin niya lang ma-install yan. At, yeah, yun na yun. Yun na yun, guys. Magda-download siya na magda-download ng mga files. So far, ang file ngayon is 10 GB. So, nakikita niyo dyan, 10,000 sa 10 GB. Hindi ko alam kung gaano siya kabilis or katagal sa inyo, guys. Kasi, ano siya eh. Sa server nila yan eh. Nakikita nyo sobrang bagal ang download speed dito sa server nila, sa launcher nila. So yun, kailangan nyo lang talagang hintayin to. You know, kumain muna kayo, balik lang kayo. Dahil yun lang talaga yung proseso nila sa pag-download ng server kasi ito eh, medyo matagal yung ano nila. So skip ko na lang sa part guys na ma-download ko na yung game. Dahil magpa-patch pa kayo ng magpa-patch nito, hayaan nyo lang siyang mag-patch, hayaan nyo lang talaga siyang matapos. And kita-kits na lang tayo sa pagpasok ko sa game. Okay, let's go. So ito na tayo guys, nasa loob na ako ng game ngayon. And nakikita nyo naman, nakalagin na agad yung account ko. Hindi ko na lang siya pinakita sa live. Dahil kailangan din ko ding kailangan ko ding hindi ipakita yung aking information. No? So, ang login na kailangan mo dito is either Facebook or Google. Google is Gmail. So, kung meron kang Facebook, pwede yun. Parang ROS lang, guys. Parang ROS lang. You can log in through Facebook or you can also log in through your Google account sa Gmail. Kung hindi kayo marunong gumawa ng Google account, siguro mag-YouTube na lang din kayo ng paano gumawa ng Google account. Pero sobrang dali lang naman nun. Punta lang kayo sa gmail.com at doon kayo mag-sign up guys. So yun, lalagin na tayo guys. And server na nilalaroan namin is PC Asia. Ngayon, dumadami na yung players sa PC Asia guys. Yun ang masasabi ko. Kasi ang dami ng, dumadami na talaga yung mga players ngayon. So meron silang event ngayon guys sa game. Yun, maganda yung event nila dito sa game ngayon. As in. So yun yung pwede nyong, bigyan yung mga parang motivation niya siguro maglaro ngayon. Na maraming maganda sa game guys.
maraming mga events na nangyayari, maraming mga diamonds na binibigay. Kasi yung diamonds nila dito, hindi kasi siya, di ba sa Rose diamonds na natin doon is yung parang gumagastos ka ng pera para makakuha ng diamonds. Dito naman is chips yung meron sila, itong mga chips. So ito yung parang diamonds sa Rose. Pero yung diamonds nila dito mismo, tatay sa shop, nasa taas, yun kasi yung parang gold sa Rose. Okay, yun yung parang gold na magagamit nyo pang draw ng mga items dyan. So, ano pa bang pwede kong i-share? Settings. Ano ba? Settings. Okay. So, sa settings naman, papakita ko na lang ang aking settings, guys. Kung meron pa kayong mga tanong about sa installation, guys, I hope na okay installation nyo. I-comment nyo na lang, guys, kung meron ba kayong problema or ano ba. Kung meron kayong tanong ko sa mga pag-login gamit ang Facebook or Google, wala naman kasi akong problemang na ano guys na encounter sa pag-login gamit ang Google or Facebook. So kung meron kayong mga tanong doon, siguro ilalagay ko na lang 'yun sa or siguro sasagutin ko 'yung mga tanong niyo. Hindi ko lang talaga 'yung mapakita guys kasi nga personal information din 'yung kasama doon. So pasensya na. So ito 'yung settings ko guys, crosshair type, striping, ganyan. Wala akong masyadong binago dito, men. Ganyan lang talaga lahat ng mga settings. Show distance. So tingnan niyo na lang guys kung ano yung settings ko. Ayan. Para maka full screen ka, kailangan ka pumunta sa battle. Kailangan mong i-on tong full screen para magagamit mo yung full screen. 'Yon. Yung magagamit ko. Pagkatapos, kung gusto mong i-change yung mga key settings, punta ka dito sa baba. May key settings dito. Dito mo ma-change yung mga settings ng game. Medyo iba din yung settings dito guys pagdating sa pag-heal. So, pag-uusapan natin yan. Balik tayo. Kasi pag tinignan nyo dito yung heal, sabi dito, smoke grenade number 2, ganyan, bandage 4, gas grenade F2, sports drink 7. Parang ang weird ng settings na meron sila. So, yun yung parang nawi-weirdohan din ako eh. Kaya nga dito, switch main weapon, caps lock yung nakalagay. Pero sa game, ang pipindutin mo is number 1 lang. Hindi ko na ma-experience yung caps lock. So, anyways, going to graphics. Lahat ng graphics ko is naka HD Ultra. Pwede nyo i-change yan para hindi kayo mag-lag. Pero pagkaya naman sa PC nyo, magaan lang naman talaga yung game na to guys. So, walang problema. Ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa game na to guys is yung super high FPS kasi meron siyang 120 FPS. Hindi siya katulad ng Rust na lag. Dito kasi hindi masyadong, hindi talaga naglalag. Promise, walang FPS drop na nangyayari sa akin dito, man. Resolution setting, depende yan sa monitor nyo. Sa akin is 120x180. Ang graphic style ko is grand. Magsisimula kayo sa standard pero yung grand kasi medyo makulay siya. Parang Ross vibes yung grand. Ito naman realistic, parang PUBG vibes siya. Dito naman, hindi ko alam kung bakit naka-on to pero yun. I suggest ito lang yung gamitin nyo, yung HDR tsaka halo effect. Huwag na tong iba. Or kung naglalag pa rin kayo, off na lang. Shadow effect, ilaw nyo yan kasi malakas yung kain yan sa graphics card. Tapos itong highlights, depende na yan sa inyong gagamitin yan. Punta tayo dito sa leaning. So, lean mode 1 ang gamit ko. Press to lean, release to return. Dito naman, press to lean, press again to return. So, pag nililean kayo. So, E, pag pinunot mo yung E, kailangan mo pa mag-E ulit para ma-ano mo yung lean. So, ito yung ginagamit ko. Lean, hold lang. Auto ADS when leaning, hindi ko to ginagamit. So, nag-ADS ka pag nagli-lean ka daw, automatic. So, ayan na guys. Tingnan nyo na lang yung option ko guys or settings ko guys. Sprint lock, hindi ako nagsisprint lock. Yan, wall vault at double tap. Yan, mga basic lang. Nice. Ito ang isa sa pinaka-importante din na setting guys na kailangan nyo malaman dito sa Knives Out. Kasi meron kayong tinatawag na auto meds, no? Prioritization. Okay. So, customize mo yung meds. Depende sa kung anong HP yung gusto mong meds na gamitin ng character mo. For example, itong red. So, pag umabot na dito ng 40% yung life, yung HP ko, ang unang gagamitin yung meds is yung med kit. Yung 100 HP, yung heal. Tapos, ito yung gagamitin niya, 75 HP, tas ito. So, ito yung una, kalawa, tatlo, ganyan. Yun. Sa yellow naman, itong part na to, 40 to 65. Ayan. Ito yung settings ko dyan. Tapos dito naman sa white, sports drinks yung muna, tapos bandages. Ganyan. Pwede nyo itong sundin guys. Depende na yan sa inyo. Kung ano yung type na ano nyo, meds na gagamitin nyo. So, yun. Sa pickup naman, depende na yan sa inyo. Kayo naman siguro personal nyo na to na ano eh. So, auto pickup is on sa game.
mag-auto-pick ka ng mga item, ganyan, yung mga mag, ganyan, o auto-pick up mo lang yan lahat, yan. So, depende na yan sa inyo, guys. Yung auto-pick up ko, hindi ko masyadong iniba to eh. Except sa sports drinks siguro. Ano sabi yung sports drinks? Ito, sports drinks, ginawa ko siyang 15. Kasi yung sports drinks dito, ang bilis maubos eh. Miss Wobbs, man. Cancel. Sensitivity. So, yun. Ito yung sensitivity na gamit ko, man. Meron siyang 8x. Meron siyang... hindi ko nga gets to eh. Camera sensitivity. Itong 8x. Sa 8x nga scope. Pero ito yung ginagamit ko, man. Sa camera sensitivity sa current set. So, depende na to sa mouse nyo, guys. Huwag nyo gagayahin to dahil hindi tayo makatulad ng mouse. Hindi tayo magkapareho ng mouse sensitivity. So, kailangan nyo pa rin itong ibagay sa kung ano yung nasanayan nyo or kung ano yung gusto nyong sanayin na sensitivity. So, yan yung sensitivity ko, guys. Tinan nyo na lang. Yun. Tapos ito, fire movement sensitivity. Fire movement. Ah, ito, pag bumabaril ka, ito na daw yung sensitivity. Okay. Ito nga dapat i-change ko, di ba? Camera sensitivity. Ah, ito yung camera. Fire movement. 100%. Siguro, i-test ko pa ito, guys. Hindi ko masyado na-change yan eh. Other camera settings. Okay, yun yung camera settings, spectating camera, chat cursor. So, yun, mga basic lang yan, guys. Social. Yan. Ito yung parang invite-invite ata. Social. Hindi ko na gets to, guys. Hindi ko na ginalaw yan. Audio. Ito din. Isa sa mga pinaka-importante sa audio. Pipili kayo between original or optimized. So, sa akin, gamit ko is original kasi nagustuhan ko yung tunog ng baril sa original. Disable ko na yan. Ito din, guys. I-disable niyo yung smart voice. Kung ayaw niyo marinig yung mga sinasabi ng mga character na Japanese. Japanese kasi yung language ng mga characters dito. Ito yung parang pag may na-down yung character mo, nagsasalita sila. So, pag di-disable mo to, ang maririnig mo lang is yung pag yung kasama mo magtanggo. So pag magtanggo sila, mas ano, may sasabihin yung character in Japanese. Pero yun lang. So pag disable mo to, hindi siya masyadong annoying. Tapos ito sa all voice or all mic. So yan. Button always, ito yung open mic, yung always yun. So yun. Dito, wala na kayong exchange dito, men. Dito naman, I suggest i-download nyo to. Itong pinakauna. Kasi ito yung character resource pack. Includes game resources such as important outfits, vehicle paint jobs, and weapon camo. So, para makita nyo yung mga iba't ibang skin, parang ML lang. Alam mo yung sa ML, nag-login ka, tapos may da-download pa siyang resources para makita mo yung mga skin. Ganun lang to. Sa akin, dinownload ko to lahat para makita ko lahat ng skin. Ito naman, itong map na to, downloaded. So, yun, fighting field. So, depende. Ito ata automatic to eh, itong great battlefield. Ayun, yung mga marami silang map na pwede mong i-download, pwede mo siyang yan. So, yun. Yun lang ata ang mapapakita ko sa inyo, guys. Ah, sa ano, guys, sa classic mode. Pag pumapasok kayo sa laban, guys, transfer ko muna yung camera ko. Okay, transfer natin yung camera natin. Pag nakikipaglaban na kayo, guys, or gusto nyo mag-queue, punta kayo dito sa classic mode. So, balik natin. Classic mode, huwag kayo mag-workshop, walang tao dyan. Classic mode, tapos punta kayo dito sa, i-click nyo yan, classic mode. Okay. Okay, ulit. I-click nyo itong classic mode, kita nyo yung mouse ko. Tapos dito kayo sa Hurricane Peninsula, kasi dito mostly yung mga tao naglalaro. Itong isolated island, maganda din to kasi may mga revive. Pwede mo ma-revive yung kasama mo pag namatay. Ito sa ganitong klaseng building. Siguro, soon, pag marami ng tao, pwedeng isolated island or yung ibang mapa yung laruin. Pero, ito kasi yung pinaka, marami naglalaro na tao ngayon sa mapa na to, sa Hurricane Peninsula. And, meron silang event ngayon sa Hurricane Peninsula. Pwede kang sumakay sa isang spaceship na napaka OP. Papapatay mo yung makalaban gamit yung spaceship na yun. So, yun na ata, guys. Wala na ata akong iba pang mapapakita sa inyo, guys, sa ngayon, guys. Yun na ata lahat. Battle Pass. Binili ko yung Battle Pass, guys. Payment method ng Battle Pass nila, ang gamit ko dito ay PayPal. So, pakita natin yan sa inyo. Chip. Saan pa natin makikita yung chip? Ito ba yun? Yun. So, pag bumili kayo dito, guys, for example, kinlik ko yan. Dapat may lalabas dito na Ayun. So, ito yung payment method nila. Visa, credit card, Pudding Pay, PayPal. Meron silang others. Kaso yung others, walang lumalabas, no?
So, yung select region. Wala. Walang lumalabas. Sana lagyan nila to ng GCash, man. Lalo na pag dumami yung players dito. Pero ang gamit ko dito is PayPal, guys. So, kung meron kayong PayPal, maganda. Kasi yun lang yung parang... Hindi ko alam kung ano itong pudding pay, guys. Eh. So, experiment nyo na lang siguro yan, guys. Pero yun yung gamit ko, guys. Share ko lang para malaman nyo din na ano, bumili ako ng battle pass dito. Tatapusin ko pa to. Hindi ko alam kung kailan to matatapos. Sana matapos ko to, men. Kasi yun talagang gusto ko ding mano. So, yun guys. I hope na nakatulong ako sa video na ito, guys. Sa pag-install at mga settings ko din dito sa Knives Out. Napaganda, napaka-solid talaga ng game. Ang sarap makipaglaban dito sa game na to kasi wala pang cheater. And please, I hope kung meron mang papasok na cheater dito, sana hindi ganun kalala pareho sa Ross, guys. Kasi alam natin lahat, yun yung sumisira talaga sa game. So, yun guys. I hope na manood din kayo sa live stream ko, guys. Araw-araw ako naka-live sa Facebook. Every morning, nagla-live ako ng Knives Out. So, kita-kits tayo dun. Take care, guys, and have a good day. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching this video.